Matapos nga ng pagkatalo nila LeBron James at ng Lakers kahapon, mga idol, ay parang nakadama. Ito nga ang mga Lakers fans sa post-game interview. Ito nga ni LeBron James na siya'y nagpaparinig nga sa Lakers na panahon na para nga gumawa ng trade. Pero bago nga yan, mga idol, ay pakinggan na rin natin ang ilan sa mga sinabi niya dito rin sa kanyang interview. Minuri niya nga muna itong Dallas, mga idol, dahil ang kanilang halftime adjustment daw ay napakaganda. Talaga naman daw kinounter na itong Dallas Mavericks nila coach Jason Kidd ang magagandang ginagawa ng Lakers sa third quarter. Ginawa nga daw ng Dallas yung proper adjustment na nagresulta sa kanilang 9 three-pointers in the third quarter and 6 free throws. Samaan pa nga daw ng pag-init ng player na si Tim Hardaway Jr. na umiscore nga ng 16 points in the third quarter. Yan nga, mga idol, ang sinabi ni LeBron James na dahilan ng kanilang pagkatalo. Dagdag pa neto ni LBJ yung mga 3-pointers daw na hindi ma-shoot na itong Dallas Mavericks in the first and second quarter ay kanila nang na-knockdown kaya sila umiscore ng 51 points. Sabi pa nga ni LeBron James, ang Lakers nga daw ay walang chance na manalo sa labang yon kung hahayaan nga daw nila ang kanilang kalaban na umiscore ng 51 points in a quarter. Dagdag niya pa na hindi nga daw talaga nila mapipigilan etong si Luka Doncic all throughout the game dahil mataas nga daw masyado ang IQ ni Luka at mafi-figure out niya talaga ang depensa ni ginagawa ng Lakers sa kanya. Samahan pa nga daw ng kanyang pagtitiwala sa kanyang mga teammates na makashoot ng 3-pointers at talaga naman daw na off the charts etong ang IQ ni Luka Doncic, pagpuri ni LeBron James. At dito na nga sa kanyang panghuling parte ng kanyang interview ay nakaramdam ang maraming Lakers fans na parang nagpaparinig na etong si LeBron James sa Lakers na panahon na para nga sa isang trade. Sabi niya nga, how many times are you gonna dig yourself into a hole before you realize you've got too much dirt on you? Well, sa madaling sabi, mga idol, parang ang pinapalabas nga daw ni LeBron James ay ilang talo pa ba ang kinakailangan gawin ng Lakers? Ilang disappointment pa ba? Ilang frustration pa ba ang dapat ipakita ng Lakers para nga mag-umpisa na sila, mga idol, ng pagbabago sa Lakers at gumawa na nga ng trade para ma-improve eto nga ang ganilang team? Parang ang sa payag ngang ito ni LeBron James ay pinapakita niya at pinapalabas niya na siya ay pagod at frustrated na. Dagdagan pa, mga idol, ng latest article na itong The Athletic na sinabi nga doon ni LeBron James tungkol nakaraan matapos ng kanilang pagkatalo sa Cleveland, I'm still playing at an extremely high level. I'm not out there to mess around. What would I do that for? Sila nga doon ni Tom Brady, isang NFL legend, ay parehas. Talaga naman daw championship lang ang kanilang hinahabol. So, sa interview pa lang ni LeBron James yung mga nakaraang linggo, hanggang ngayon, mga idol, ay parang frustrated na nga talaga siya sa kanilang mga pagkatalo. Hindi niya man ito pinapalabas directly, pero mga idol, lumalabas at lumalabas nga ito sa kanyang bibig. Parang nasasayang din kasi ang effort ni LeBron James, mga idol. Last 4 games ay halos 30 plus points ang kanyang ini-score. Kaso ang record nila ay 0-4. Dahil nga si LeBron lang talagang gumagawa at walang tulong ang mga Lakers teammates niya. Kaso ang problema dyan, mga idol, sa latest report naman ng isang Lakers reporter na si Jovan Buha. Sabi nga dito ng Lakers front office is to looking at trade options but doesn't want to compound its previous mistakes with more win now moves. Reluctant pa rin ang Lakers, hindi pa rin nila gusto na i-trade ang kanilang first and second round pick para nga matulungan itong si LBJ at si AD para nga sa kanilang pangarap pa na manalo ng championship. Pero masyadong ang iniisip ng front office ng Lakers ang kanilang future kaysa ngayon.